Cecil Gitote Alvarez, The Philippines is a Stage. Ang Pilipinas ay isang tanghalan. Cecil sadly thought, when will Filipinos write their own plays in Tagalog or their native languages so they could really express themselves? Filipinos have shows that are not on stage but instead in the streets where all the people could participate. We need a national theater, Cecil said, that will promote Philippine culture and heritage. It will also help in the betterment of the country's people and society. Theater is like oxygen, a need in everybody's life. Cecil loved the Philippines so much that she created her own stage, a real Filipino stage, and she proudly succeeded. Cecil Gitote Alvarez, The Philippines is a Stage. Ang Pilipinas ay isang tanghalan. Written by Ray E. De La Cruz. Illustrated by Beth Parocha. Cecil Gidote Alvarez, The Philippines is a Stage. Ang Pilipinas ay isang tanghalan. Isinulat ni Ray E. De La Cruz, dibuho ni Beth Parocha. Ang dulaan ay isang sisidlan ng mga alaala ng ating kasaysayan. Wari, isang kaparaanan upang hindi makalimot ang ating bayan. Isang pananggala sa mga sakit ng lipunan. Isang sandigan upang pahalaga ng ating tahanan. Sa mga mayabong na kultura ng ating katutubo. Sa ating sariling wika at sa mga minana nating kaugalian. Ang kabataan ni Cecil Gidote ay punong-puno ng kathang-isip na naghatid ng malaking pagbabago sa sining at kultura ng Pilipinas. O, ang mundo ng kathang-isip. Ginugol niya ang maraming oras sa kanilang hardin sa Quezon City. Pagmamasdan niya ang isang paru-paro na palipat-lipat sa mga pula at rosas na bogambilya. Pagkatapos, siya'y magkukunwaring isang paru-paro. Masayang sinasamahan siya ng kanyang mga kaibigan sa hardin. Sila'y nagpapanggap ng mga reyna at prinsesa sa gitna ng kagubatan at maglalagay ng mga palamuting dahon at bulaklak. Sa kanilang tahanan, bahay-bahayan ang nilalaro nila ng kanyang kapatid na si Kuya Cesar. Sasabihin niya, sige, ikaw ang maglilinis, ako naman ang magluluto, at magkasama tayong mamamalengke. Sa pagtulog, si Yaya Sibi ay magkukwento ng mga alamat, engkanto at kababalaghaan. Bakit maraming mata ang pinya? Ang tanong niya. Si Pinya ay isang batang babae na hihirapang makakita ng mga bagay-bagay. Sa kanyang pagtulog, mayroon siyang malabalagharing panaginip sa malalayong puok, mga kaaya-ayang nilikha, pagbulong sa isang higanting tainga, paglipad sa ihip ng hangin, pagsamba sa araw. Hilig ni Cecil ang pag-arte, kaya kasama siya sa mga pagtatanghal ng mga dula sa kanilang paaralan.
Natutuwa siya sa pagsasaulo ng mga linya, pagsunod sa mga tagubilin, pagsusuot ng iba't ibang kostyum, at paggalaw sa tanghalan. Lubos ang kanyang kagalakan sa mga malakas na pagpalakpak ng mga manunood, pagyuko niya sa katapusan ng pagtatanghal. Subalit, pagkatapos ng bawat pagtatanghal, may kakulungan siyang nararamdaman. Karamihan sa mga dulang ginagampanan niya ay isinulat sa Ingles ng mga banyaga. At sa kanyang pananaliksik sa drama sa aklatan, iilan lamang natagpuan niyang mga dulang isinulat ng mga Pilipino. At halos lahat sa kanila ay isinulat sa Ingles. Ingles noon ang itinuturing na wika ng mga mayayaman at nagsitapos sa pag-aaral. Samantalang Tagalog naman na siyang batayan ng wikang pambansa at iba pang katutubong wika ng mga Pilipino ay itinuturing na bakya o mababang uri. At kung sakaling may dulang Tagalog, ang tagpuan ay kadalasan sa kabukiran o lalawigan, hindi sa kalungsuran ng Maynila. Ang Tagalog at iba pang katutubong wika ay nakatutulong na magpahayag ng tunay na damdamin at kaisipan. At sa pagsali nito sa Ingles, may mga diwa na hindi sapat na naipapahayag o kaya nawawala. Malungkot na naisip ni Cecil. Kailan kaya magsusulat ng mga dula sa Tagalog o sa ibang katutubong wika ang mga Pilipino upang ganap nilang maipahayag ang kanilang sarili? Laging nagagalak si Cecil sa panonood ng mga palabas. Inaasam-asam niya ang Kwaresma dahil maraming palabas ang masasaksihan sa panahong ito. Tuwing mahal na araw, ang kanilang pamilya ay umuwi sa Vigan City, Ilocos Sur na siyang bayan ng kanyang ina. Nasasaksihan niya ang mga nagpipinitensya na hinahampas sa mga sarili tanda ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sumasama rin siya sa gabi-gabing prosesyon. Ang kanyang paboritong imahin ay si Santa Veronica na may hawak na telang naglalarawan ng magkakatulad na tatlong mukha ng nagdurusang mukha ni Hesukristo. Para siyang nanunood ng isang dula na taglay ang kanyang awa kina Hesukristo at Santa Veronica. Sa linggo ng pagkabuhay, maagang gigising si Cecil upang saksihan ang Domingo Sabet sa lubong. Damang-dama niya ang pinanunood na palabas, dalawang prosesyon na magsasalubong sa isang malaking arko na gawa ng kawayan sa isang pinagkurusan. Ang isang prosesyon ay sa mga kababaihang may dalang imahe ni Birhen Maria na nakasuot ng belong itim. At ang isa namang prosesyon ay sa mga kalalakihang may dalang krus na may nakasabit na puting tela, waray pahiwatid na muling pagkabuhay ni Hesukristo. Isang itim na tabing ang naghihiwalay sa Birheng Maria at sa krus. Mga batang babaeng nakasuot anghel ang nakatayo sa mataas na bahagi ng arko. Umaawit sila ng himnong Iloko ng Linggo ng Pagkabuhay habang nagtatapon ng mga bulaklak. Sumasabay sa pag-awit ang tunog ng saksopon, isang napakalakas na tunog nang punit ang maririnig. Biglang binutas ng mga paa ng isang bituing anghel ang gitna ng takip na papel sa itaas ng arko. Ibinababa siya sa isang pinalamutiang duyan habang umaawit. Binuksan ang itim na tabing. Tinanggal ng bituing anghel ang belong itim sa mukha ng Birheng Maria. Inawit ng bituing anghel at lahat ng mga anghel ang Regina Caeli. Regina Caeli. Aleluya. Pagkatapos, ang bituing anghel
ay ibinabalik sa itas ng arko. Para kay Cecil, talagang kahindik-hindik ang palabas na ito. Maraming nabasa sa Cecil na nagpapatungkol sa pista ng Moriones ng Marinduque na ginaganap tuwing mahal na araw. Ang mga Moriones ay mga sundalong Romano sa Biblia. Nililibot nila ang buong bayan sa loob ng 7 araw upang hanapin si Longino, ang pinuno ng mga sundalong Romano na bulag ang isang mata. Gumaling ang bulag niyang mata nang mapatakan ito ng dugo ni Hesukristo matapos niyang sundutin ng sibat ang kanyang tagiliran. Mula noon ay pinamalitan na niya ang kanyang pananalig kay Hesukristo. Ipinakita ng pista ng Moriones ang paghahanap, paghuli at pagpugot ng ulo ni Longino. Nananakot, nagugulat at nilalaro ng mga sundalo ang mga nunood habang hinahanap si Longino. Sa murang isip na unawaan ni Cecil nang ipinalalabas tuwing mahal na araw ang mga nagpipenitensya, mga prosesyon, Domingo Sabat at pesta ng Moriones ay pawang mga dula. May mga palabas ang mga Pilipino na hindi ginaganap sa tanghalan. Sa halip ay sa lansangan na maaring makibahagi lahat ng tao. Sa edad na 18, itinatag niya ang Teenagers, isang lingguhang serya ng drama sa Tagalog na siya na rin ang host at direktor. Ang palabas na ito sa telebisyon ay tumutukoy sa pag-asa, pangarap at suliranin ng mga teenager sa kalakhang Maynila. Isinasampapawid niya ang dula sa telebisyon, isang dula ang pangsasahimpapawid na parang palabas sa tanghalan sa harap ng maraming tao. Sa kolehiyo, natapos niya ang degree na edukasyon. Nais niyang maging guro sa drama balang araw. Naging scholar si Cecil sa Trinity University at sa Dallas Theater Center sa Texas upang mag-aral ng dulaan at komunikasyon. Prospectus for a National Theater, plano sa dulaang pambansa, ang itinalakay niya sa kanyang thesis para sa degreeng master. Nagmumungkahi ito ng pagtatag ng isang dulaang pambansa sa Pilipinas na magsasanay ng mga artistang guro na siya namang magtuturo sa ibang may nais na magsanay sa dulaan. Sa edad na 23, itinatag ni Cecil ang Philippine Educational Theater Association, PETA, noong 1967. Batay ito sa kanyang thesis para sa degreeng master's. Kailangan natin ng isang dulaang pambansa na magtataguyod ng kultura at pamanang lahi ng Pilipinas, ang wika niya. At makakatulong din sa higit pang pagpapabuti ng mamamayan at sambayanan. Maraming tao ang nag-isip na nawawala na yata siya sa kanyang sarili. Wika nila sa kanya. Hinding-hindi yan mangyayari. Gayunpaman, matatag niyang pinanindigan ang kanyang pangarap na ito. Ang unang pagtatanghal ng PETA ay bayaning buwad sa direksyon ni Cecil. Sa mga workshop, itinuro nila sa mga taong nasa at wala sa dulaan ang mga makasining na paraan upang maipahayag ang kanilang sarili tungo sa pagpapaunlad ng pamayanan. Nakatanggap si Cecil noong 1972 ng Ramon Magsaysay Award
ang pangunahing at pinakamataas na karangalan sa Asia, sa paglikha niya ng praktikal na programa para sa isang dulaang pambansa at sa pagtatag niya ng PETA noong 1967. Isa itong pagkilala sa 5 taon niyang pagkamalikhain, pagpupunyagi, at masidhing pagsisika. Ika-21 ng Setyembre 1972, nang ibinaba ni Ferdinand Marcos ang batas militar. Pinili niyang maging diktador na mayroong walang hangganang kapangyarihan na gawin ang anumang nais niya sa mga sumasalungat sa kanya. Ang nobyo ni Cecil na si Gerson Alvarez, isang abogado, ay isa sa hindi sumang-ayon kay Marcos, kaya't ang buhay niya ay nanganganib. Bunga nito, siya at si Cecil ay agad na nagpakasal sa Maynila bago siya tumakas papuntang Amerika. Dahil ang PETA ay may mga dulaang umaatake sa mga Marcos, hindi naglaon ay tumakas din si Cecil papuntang Amerika. Si Cecil Gidote Alvarez at ang mga ibang Pilipino ay hindi maaring bumalik sa Pilipinas dahil sa politika ay nanirahan sa New York, New Jersey, at Connecticut. Sa La Mama Experimental Theater Club sa New York City siya na malagi. Doon niya ay pinagpatuloy ang pakikibahagi sa dulaan, lalo na sa pagsulong ng mga palabas mula sa mga umuunlad na bayan. Habang wala siya, patuloy pa rin ang pagtakbo ng PETA na laging nasa kanyang kaisipan. Matapos ang People Power Revolution noong 1986, bumalik si Cecil at ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Naging pangulo siya ng Philippine Center ng UNESCO International Theater Institute, ITI. Sa pamamagitan ng dulaan, ipinagpatuloy niya ang kanyang adhikain ng kapayapaan, pakikipagkaibigan, at pagtutulungan ng mga tao sa mundo. Sa taong 2005, ang punong himpilan ng PETA ay nailipat na sa pananatiling gusali nito sa Quezon City, PETA Theater Center. Bukod sa mga palabas sa tanghalan, binigyang diin ng PETA ang paggawa ng informants plays, mga dula na nagpapahayag ng mga paksang panlipunan tulad ng pagpaplano ng pamilya at karapatan ng kababaihan sa buong Pilipinas. Iminumulat ang mga manood sa mga suliranin at hinihikayat ang mga manonood na hanapin ang kalutasan sa kanilang mga suliranin. Sa 50 na anibersaryo ng PETA noong 2017, iginawad dito ang Ramon Magsaysay Award sa paggamit ng kapangyarihan ng dulaang sining sa pagpapalakas ng pamayanan at pagbabago ng lipunan. Higit pa sa kanyang pagiging isang samahan sa dulaan, ang PETA ngayon ay isa ng pampamayanang dulaan na sumasalamin at nagtataguyod ng mga wika, kultura at kaugaliang Pilipino. Nagbibigay aral at nagbibigay din ng sigla at pag-asa. Ang lakas ng PETA ay nararamdaman mula sa tanghalan tungo sa mga manunood nito hanggang sa bawat mamamayan at pamayanan. Ang dulaan ay tulad ng hanging ating nilalanghap. Isang pangunahing pangangailangan sa buhay ng bawat isa. Pangarap na ni Cecil Gidote Alvarez ang PETA at ang isang dulaang pambansa sa Pilipinas noon pa mang bata siya. Isinulat ni William Shakespeare, ang buong mundo ay isang tanghalan. Lubhang mahal niya ang Pilipinas, kaya't gumawa siya ng kanyang sariling tanghalan. Isang tunay na tanghalang Pilipino, at taas noon niya itong pinagtagumpayanan.
for making your dreams come true. Thank you. Thank you, all Cecil R. Philippi. There is much alike. It's because of you. It's because of you. That made all your dreams come. No one can take them.